ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat yung malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Bugbog sarado ang isang Asian American na inatake sa loob ng isang subway train sa New York City. Tumigil lamang sa panununtok ang mga suspect nang sabihan siya ng isa sa mga pasahero na wala nang malay ang biktima. Isang babaeng Asian American ang inatake rin habang naglalakad sa Midtown Manhattan. Makailang beses siyang sinipa ng suspect kahit pa nakahandusay na. Ang lagay ng mga biktima at iba pang detalye kaugnay ng mga pag-ataking yan. Ihahatid namin mamaya. 1,000 piso kada tao ang ibibigay na ayuda ng gobyerno sa mga low-income earners at mga hindi makapagtrabaho ngayong naka-ECQ ang NCR+. Pero kung in cash o in kind ang ayuda, depende na raw sa mga LGU. May live report si Katrina Son. Katrina! Ato Maki, 22.9 billion pesos ang inilaan na budget ng Department of Budget and Management na ayuda nga para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Yung mga na discarel sa finances nila, ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi walang hindi makalabas, magdasal lang kayo, we will give you the ayuda. 1,000 piso kada tao o hindi bababa sa 4,000 piso kada pamilya. Yan ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong apektado ng panibagong ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ang target beneficiaries, low-income earners at mga nawalan ng trabaho. Yung po ang target natin, yung 80% of the population classified as low-income. Opo. So yung mga nakakaangat po, huwag na po sila mag-expect naman na makakatanggap dahil ito po doon sa mga nawalan ng trabaho, yung talaga mga mahihirap as projected by the Philippine Statistics Authority at ng NEDA po. Sa tala ng DBM, ang bulto manggagaling sa National Capital Region na may 11.2 milyong benepisyaryo mula sa low-income population. Ngayong araw daw i-release ng DBM ang Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation sa Bureau of Treasury. Saka ililipat ng Bureau of Treasury sa mga local government unit. Budget pagkain po, mahirap. So yung 1,000 po, okay na? Okay na po, ma'am. Pero sa panahong ito, hanggang saan nga ba aabot ang 1,000 piso? So ito na nga yung total ng napamili natin. Ano? Nakagastos tayo dito ng 864. Nakabili tayo dito ng 6 kilo ng bigas, mantika, isang tray o 30 pieces ng itlog. Itlog na pula na 6 pieces. Meron din tayong delata na 12 pieces. At may 6 piraso tayo ng noodles at 6 piraso rin ng pansit canton. Tira nga nating sukli kanina na 136 pesos. Pwede pa tayong magdagdag at bumili ng 5 supot ng tuyo sa halagang 50 pesos. Gayun din ang 2 supot naman ng munggo sa halagang 30 pesos. At may matitira pa tayo para makabili nga ng 4 na sachet ng kape. Sabi ng gobyerno, depende na raw sa LGU kung in cash o in kind ang ayudang ibibigay. Nasa kamay po ng mga LGU sa mabilisang pag-distribute at pagbibigay nitong ayudang ito sa kanilang mga nasasakupan po. Kung alin po ang pinakamabilis na paraan na makarating kaagad ang ayuda sa ating mga kababayan na apektuhan ng ECQ. Ang ilang senador, hindi sang-ayon kung in-kind itong ibibigay. Ayon kay Senador Ralph Recto, mas madali at praktikal kung cash. Pati si Senador Joel Villanueva, sinabing marami pang isasaalang-alang kung in-kind ang ayuda. Una, kung sino ang bibili.
paano ipapamahagi, dagdag pa ang administrative cost nito. Bakit daw hindi na lang hayaang magdesisyon ang tao kung paano nila gagastusin ang 1,000 piso base sa kanilang pangangailangan? Ang mga LGU sa NCR, pag-uusapan ngayong gabi ang guidelines sa pamamahagi ng ayuda. Whether it will be 1,000 cash or 1,000 in groceries, ito'y wala pa hong abiso po sa amin. Ngunit let us assume it will be 1,000 worth of groceries, malaking tulong ito. Pinakamaganda pa rin kasi yan ay in cash, eh, no? Kasi pinakamabilis yan. Kasi pag in kind, problema rin yung supply kung saan ka kukuha dahil sabay-sabay ito, no? Malaking tulong para sa aming constituents, no? But I would like to remind DSWD na meron pa silang utang doon sa mga constituents na botas. 22.9 billion pesos ang budget ng gobyerno para sa ayuda sa ilalim ng bayanihan 2. Pero kung may extend pa ang ECQ? Sir, if we extend, where are we going to get the budget? Well, we can always ask Congress, no, for a supplemental budget in the form perhaps of a Bayanihan 3. Ato Maki, ayon naman nga sa mga nakapanayam nga natin kanina, no, yung 1,000 pesos ay malaki na rin daw para sa kanila dahil kahit papaano daw ay matutugunan na nito ang kanilang mga pangangailangan. Ato Maki? Yeah, well, that's better than nothing. Ano, Katrina, nabanggit ni Mayor Toby Tiangco dun sa iyong report na may utang pa yung DSWD sa mga taga Navotas. Bukod sa Navotas, ibig sabihin ba nito may mga hindi pa nakatatanggap ng SAP subsidy mula sa national government na pang 2020 dapat? Ato, mang nakapanayam lamang natin kanina, ano, ay si Mayor Toby Tiangco, ano, at kanyang ikwinento nga sa atin na yung unang tranche natanggap naman daw dahil kung matatandaan natin, ito yung dumaan sa mga LGUs. Pero yung second tranche, ito raw yung dumaan sa mga payment centers. Sa tanda niya, may around 4,200 individuals daw ang hindi pa nakakatanggap. Sila nga raw yung mga nagkaroon ng error message na natanggap doon nga sa mga payment centers o kaya hindi nakatanggap ng text messages. Kaya naman panawagan niya na sana raw ay maayos na rin daw ito dahil malaki rin ang itutulong nito sa kanilang mga kababayan. Atom? Ayun na nga, Katrina, nung unang ipinamahagi itong SAP last year, ang daming insidente ng nagkakagulo, mahaba ang pila, may mga umaangal na hindi sila nakatanggap ng SAP. Ito, this time, may mga nabanggit ba silang proseso? Kung paano naman mas magiging maayos itong pagbigay ng ayuda? Maki, alam mo, kanina nakausap natin yung ilang mga mayor, ano, dahil base nga sa DBM kanina, ay ipinapaubayan na rin nila sa mga LGU yung pagdidesisyon kung paano nga i-distribute itong assistance nga, ano, whether in cash or kahit nga, ano, kaso nga lang sabi sa atin na kanina ay hinagaantay pa raw sila ng guidelines kung paano raw ba ang distribution gagawin nila. Ngayong gabi nga raw, magkakaroon sila ng meeting at malamang dito raw ay pag-uusapan nila kung ano raw ang makakabuti ng sagayon ay mas mapabilis nga raw yung pamimigay nila ng ayuda sa kanilang mga constituents. Maki? Maraming salamat, Katrina Son. Pumanaw na ang OPM icon na si Claire De La Fuente na nagpositibo sa COVID-19, na cardiac arrest siya. Nahirapang ma-admit sa ospital si De La Fuente dahil sa dami ng mga pasyente. May report si Lars Santiago. Sa payo ng kanyang doktor, nagpunta sa ospital ang OPM icon na si Claire De La Fuente kahapon. Ayon sa kanyang anak na si Gregorio o Gigo de Guzman, nagpositibo kasi si Claire sa COVID-19 at bumababa na ang oxygen level nito. She was waiting to be admitted actually sa Las Piñas Doctor's Hospital. She was in the tent. But yesterday, the doctor felt na parang she needed to be addressed already. Nilipat siya sa Pope John Paul, I believe. Pope John Paul Hospital in Las Piñas, nearby hospital. Salamin ng kasalukuyang sitwasyon sa mga ospital ang nangyari kay Claire. Ayon kay Gigo, Sabado pa raw, nasa tent na ng Las Piñas Doctor's Hospital ang kanyang ina. Hanggang kahapon, hindi pa rin siya na-admit at kinailangang ilipat ng ospital. Nakausap pa raw si Claire ng anak kagabi. Kasi nagpapa-order siya sa akin ng pagkain. Yun lang. And then, I tried calling her around 9, between 9 and 10 p.m. but she didn't want to talk because
hinihingan na daw siya. Unfortunately, yun nga, in her sleep, she, her heart gave out and she was, they tried to revive her, but hindi na kaya. Sa emergency room daw ng Pope John Paul Hospital, namatay si Claire habang naghihintay na ma-admit. Pumanaw sa edad na 62 ang OPM singer kaninang umaga dahil sa cardiac arrest. Sa ngayon, plano ng mga anak ni Claire na magkaroon ng virtual wake para sa kanilang ina. Hindi rin masyadong makakilo si Jigo dahil positibo rin siya sa COVID-19. Incapacitated po ako kasi I can't go out of my room. Relying on the help of my relatives and my friends to put this together. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Jigo kapag naiisip niyang wala na ang kanyang ina na laging nakasuporta sa kanya. I can get through this because pinalaman na nanay ko. But sakit pa rin. So, I can't quite process what's happening right now. Bukod sa pamilya, nagluluksa rin ang industriya ng showbiz sa pagpanaw ng singer. Nakilala si Claire bilang isa sa mga jukebox queen ng Pilipinas, kasama sina Imelda Papin at Eva Eugenio. Sa aming tatlo, sa Eva ako, siya ang pinakamalakas ang loob, no? Kaya hindi ko akalain na malakas na katawan tatamaan ng COVID. Kaya Mari, I'll miss you. But I want you to know that we're here. We love you and especially yung inaanak mo si Mafi. Until now I'm really shocked dahil hindi ko akalain na iwanan mo na kami. Isa na namang nawala sa ating industriya, isang legend pagdating sa music industry na nagbigay sa inyo, sa atin, lahat ng kasiyahan. Sumikat si Claire bilang singer noong late 70s sa pamamagitan ng mga awitin niyang Tulad ng Sayang, Nakaw na Pag-ibig at Minsan-Minsan. Lars Santiago, GMA News. Dalawa umanong tulak ng droga ang arestado sa operasyon sa Bataan. Sa Bulacan naman, naaktuhang bumabatak ng shabu ang anim na individual sa gitna ng ECQ. Yan ang nahuli ka sa report ni Jonathan Anday. Dahan-dahang naglakad sa gitna ng dilim ang mga operatibang ito sa May Kawayan, Bulacan nang makarating sa target na bahay. Mabilis silang kumilos para palibutan ito. Huli sa akto ang anim na ito na bumabatak ng shabu. Nakuha sa kanila ang ilang sachet ng droga at mga drug paraphernalia. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakakulong ngayon sa May Kawayan Detention Facility ang mga inaresto. Sa Abukay, Bataan naman, inaresto ang dalawang tulak umano ng droga sa anti-drug operation sa probinsya. Target ng operasyon ng nasa drug watchlist na si Leonardo Miranda. Pero pagdating ng pulis sa bahay ng target para maghain ng search warrant, doon nila dinatnan si Kim Michael De La Cruz na nasa drugs watchlist din. Sa paghahalughog naman sa bahay ni Miranda, nakuha ang ilang sachet ng shabu na mahigit 60,000 pesos ang halaga at isang baril. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga inaresto. Jonathan Andala, GMA News. Patuloy na nagpapagaling si dating Pangulong Joseph Erap Estrada matapos magka-COVID-19. Sa video na ito na ipinadala ng kanyang anak na si dating Senador Jinggoy Estrada, makikitang naka-nasal cannula si Erap para matulungan ang kanyang paghinga. Pero maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo. Magandang hapon, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong madasal at ako ay nasa maayos na kalagayan. Huwag kayong mag-alaala. Malakas ako. Huwag kayo mag-ingat din. Huwag kayo ang stay healthy rin.
Bukod sa COVID-19, may pneumonia rin si Erap na 83 years old na. Ayon kay Jinggoy, sumailalim sa convalescent plasma transfusion ang ama. Ito po yung pagsasali ng plasma ng taong gumaling na sa COVID-19 sa pag-asang maisalin din ang antibodies at makakatulong sa paggaling ng pasyente. Nagpaswab na ang mga kaanak ng dating pangulo na naging close contact niya. Wala naman silang nararamdamang sintomas. Dinala sa isang ospital sa Metro Manila si Erap noong Linggo matapos daw bumaba ang oxygen level. 124,680. Yan po ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Pinakamataas na bilang yan ng active cases mula nang mag-umpisa ang pandemya. 9,296 ang bilang ng mga bagong kaso. Sa kabuuan, 741,181 na ang mga tinatamaan ng sakit. 103 naman ang nadagdag sa mga gumagaling, kaya 603,310 na ang total recoveries. 13,191 na ang namatay matapos madagdagan ng 5 ngayong araw. Pinakamarami rin mula noong October 26 ang 20.4% positivity rate ngayong araw o yung bilang ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest. Batay sa datos ng Department of Health, as of March 28, 76.18% ng okupado ang ICU beds sa NCR. 69.57% namang okupado ang mga isolation beds. Ayon kay testing czar Vince Dizon, papaigtingin ngayong ECQ ang testing sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sa susunod na 2 linggo, planong ipamahagi ng gobyerno ang nasa 500,000 antigen test kits sa mga ospital at mga barangay na maraming kaso ng COVID. Kritikal ang isang driver matapos maipit ang minamaneho niyang van sa 2 truck sa Quezon Province. Sa Lapu-Lapu City naman, sa Cebu, patay ang isang British national na natrap sa nasunog niyang bahay. May spot report si Darlene Kai. Sabi ko, asawa yung ano, asawa ko. Hindi nakaligtas ang isang lalaking British national nang masunog ang kanyang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ganyan na lang iiwan ng mga otoridad ang kanyang bangkay sa pakiusap ng kanyang asawa na wag na itong galawin. Naiwan daw mag-isang biktima ng ipasyal ng kanyang misis ang kanilang mga aso pagkahapunan. Nagmadali siyang bumalik nang malaman sa kapitbahay na nasusunog ang kanilang bahay. Sa inisyal na investigasyon, sa living area sa unang palapag ng bahay nagsimula ang sunog. Hindi pa tukoy ang pinagmulan ng apoy. Nakahanda na ang gamit ng umano'y aborsyonista na ito nang arestuhin sa isang apartment sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, matagal na silang nakakakuha ng impormasyon kaugnay sa illegal na gawain ni Marilyn Bumanglang. Naningil raw siya ng 4,000 piso at pinapunta sa apartment ng police asset na nagpanggap na kliyente. Nakumpiska ang kagamitan at mga gamot na pampalaglag. Hindi, sir. Hindi. Wala akong ginagawang ganyan, sir. Sasampahan siya ng kaukulang reklamo. Ito ang sinapit ng isang L300 van nang maipit sa 2 malaking truck sa Gumaca, Quezon. Nakatigil sa checkpoint ang van nang bigla raw banggain ang truck na nasa likuran. 2 oras nagtulong-tulong ang mga residente para ma-rescue ang driver ng van na critical ngayon at pahinante nitong sugatan. Pareho na silang nasa ospital. Nakipag-areglo na ang truck driver na nakasalpok sa van at hindi na inaresto ng pulis. Darlene Kai, GMA News. Inirekomenda ng Department of Health na i-extend ng 1 linggo ang ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, maiksiang 1 linggong ECQ para mapabagal ang pagdami ng COVID cases. Pero kailangan din daw mabalanse ang epekto nito sa ekonomiya, kaya nagsasagawa pa sila ng pag-aaral kasama ng National Economic and Development Authority o NEDA. Magkakaroon din daw ng assessment para matukoy kung kailangan pa ng extension. Sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., bukas ang gobyerno sa rekomendasyon ng mga eksperto na palawigin ang ECQ kung magpapatuloy ang mabilis sa pagdami ng mga kaso. Magpupulong daw tungkol dyan ng IATF sa April 3. Simula naman sa April 1, isa sa ilalim sa MECQ ang Quirino Province at Santiago City, Isabela. General Community Quarantine o GCQ sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, nalalabing bahagi ni Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, pati na sa Tacloban City, Iligan City, Davao City at Lanao del Sur. MGCQ naman po ang ibang lugar sa bansa.
Mas gusto na ngayon ng ilang Pinoy na mag-work from home kaysa magtrabaho abroad. Dumarami rin naman ang mga kumpanyang nag-aalok ng remote jobs o yung mga trabaho na hindi na kailangan ng pisikal na pagpasok sa opisina base sa survey ng isang online job portal. Ano-ano naman kaya ang mga posisyong pwedeng pasukan? Alamin sa report ni Von Aquino. Sa kabila ng pandemya, na-hire bilang technical support representative si John De Rivera ng isang US-based company. Ang kanilang work-from-home setup, ikinatutuwa niya dahil mula sa kanilang bahay sa Bulacan, hindi na niya kailangang bumiyahe patungong opisina sa Makati. Sobrang ganda po kasi lahat po ng setup dito is gastos po nila. Tapos yun po, time management-wise, maganda po talaga yung work-from-home setup. Mag-a-apply raw sana bilang restaurant crew sa Qatar si John D. Pero naudlot dahil sa pandemya. Gusto ko rin po talagang magtrabaho abroad kasi nga po, syempre, malaki po yung masasahod po natin. Pero ngayon po, mas gugustuhin ko po muna na mag-work from home setup kasi mas okay po siya ngayon. Base sa survey ng online job portal na JobStreet, 49% ng mga Pilipino ang nagsabing willing silang magtrabaho para sa foreign remote employer o mga kumpanya na nasa ibang bansa habang narito sila sa Pilipinas. Top 3 sa mga bansang mas pinipili para sa remote employment ay Australia, Canada at Amerika. Sa nakalipas na taon, nakita raw ng JobStreet ang paglago ng demand para sa remote jobs at mas maraming Pilipino ang nagsisimulang mag-adapt sa bagong working environment bunsod ng pandemic. Tumataas ang posibilidad na ma-hire agad ang isang aplikante na handang mag-work from home. As of March 2021, mahigit 12,000 work-from-home jobs ang available sa JobStreet platform, kabilang ang customer service representative, IT o tech support, web developer, digital marketer, virtual assistant, at online English teacher. Base pa rin sa kanilang survey, 54% ng mga Pilipino ang nagsabing kinukonsidera pa rin nila ang pagtatrabaho overseas. Mas mababa sa 75% noong 2018. Mahigit 15,000 Pinoys ang respondents ng survey. That has gone down significantly over the last 8 years, from 86 moving down to 54. Significant po yun. Sa ating bagong work economy, work comes to you. Kung mayroon kang kakayanan, may skills ka na kailangan, anybody can hire you wherever you are located. Sa datos ng POEA, bumagsak din ang bilang ng mga Filipino workers na dineploy sa ibang bansa. Halos 70% ang pagbaba mula January hanggang December 2020. Pinakamalaki sa land base compared sa base natin. At alam naman natin na ang daming na-displace, ang daming naging distressed OFWs dahil yung mga economic activities sa host countries natin huminto, plus nagkaroon ng mga napakaraming protocol. Nakikita raw ng POEA na magbabago ang sitwasyon kapag naisama na ang mga foreign workers sa mababakunahan sa mga destination countries. Sa ngayon, pumayag na ang United Arab Emirates at Israel na bakunahan ang mga OFW na ide-deploy sa kanilang bansa. Von Aquino, GMA News. Isang diagnostic clinic sa Quezon City ang sinita matapos magkumpulan ng ilang Chinese workers na magpapaswab test doon. Naaktuhan kahapon ng Task Force Disiplina ang nasa 300 Chino sa High Precision Diagnostic Center. Sa dami, umabot hanggang kalsada ang pila at hindi nasunod ang physical distancing. Pero giit ng high precision, hindi inasahan ang pagdagsa ng mga Chinese. May schedule naman daw silang ibinigay, tig 50 tao lamang kada oras. Pero hindi raw yan tumupad yung mga nagdala ng mga pasyente sa kanilang clinic. Naayos naman daw nila ang staging area kung saan pwedeng manatili ang mga magpapaswab para hindi sila magsiksikan. Tiniketan ang clinic dahil sa paglabag sa health protocols. Kung maulit pa ito, posibleng masuspindi ang kanilang operasyon o mabawi ang kanilang business permit. Pinaimbestigahan na ng Baguio City LGU ang umano'y pagpapabakuna kontra COVID-19 ng isang pari kahit wala naman siya sa priority list. Sa isang viral video, inamin ni Father McQueen Maniwang ng St. Louis University na naturukan na siya ng bakuna ng Sinovac. Nakarating ito kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong at iniutos niya sa Baguio City Health Office na imbestigahan ito. Parurusaan daw ang sinumang mapapatunayang lumabag sa vaccine protocol. Sinubukan kuna ng pahayag ng GMA News ang Universidad at si Father Maniwang pero wala pa silang sagot.
Dinagdagan pero tila kulang pa rin ang mga EDSA bus carousel. Mabilis na napuno ang mga augmentation bus dahil sa dami ng mga pasahero kaninang umaga. Mahigit 100 bus ang idinagdag kasabay ng pagtitigil operasyon ng MRT na tatagal hanggang Linggo. Sa PITX naman, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga pasahero ngayong ECQ. Mula sa dating 60 hanggang 65,000 kada araw, 20,000 na lang kahapon ang mga pasahero. Mahigpit ang inspeksyon sa terminal at hinahanapan ng ID ang bawat pasahero. Tiniyak na Meralco na magiging sapat ang supply ng kuryente ngayong tag-init, lalo't marami ang nasa bahay dahil sa community quarantine. Nang magka-brownout nga, marami ang nagsilabasan dahil sa init sa loob ng kanilang bahay. Hinuli patuloy sila ng mga otoridad. May report si Bernadette Reyes. Kabilang sa mga nahuli sa curfew kahapon sa Barangay Balong Bato, Quezon City, ang isang mag-anak na nakatambay sa labas ng bahay. Nawalan daw kasi sila ng kuryente. Mainit po, mainit. Walang ilaw. Sa Santa Mesa, Manila, mainit na panahon din ang dahilan ng mga nahuling lumalabag sa curfew. Kasi mainit sa loob ng bahay. Mainit eh. Ayon sa Meralco, nag-brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan matapos magka-problema ang isang planta. Agad din naman daw na ibalik ang supply ng kuryente makalipas ang 16 na minuto. Nagkaroon ng tinatawag na interruption brought about by an automatic load trapping na ayon sa aming information ay dahil sa tripping ng tiginin na power plant. Sa gitna ng tag-init, siniguro ng Meralco na sapat ang supply ng kuryente ngayong mahal na araw. Kung kailan karamihan stay at home dahil sa enhanced community quarantine. Much lower compared to an ordinary working day. Lalo na ngayon, dineclare pa ng ECQ. So even commercial establishments and I would presume industrial will be either on skeletal or much lower activity. Ayon sa Meralco, kadalasang tumataas ang konsumo sa kuryente tuwing mainit ang lagay ng panahon dahil sa mas malakas na paggamit sa mga cooling devices gaya na lamang ng electric fan at aircon. Kaya naman makabubuti raw na masigurong nasa maayos na kondisyon ng mga ito para maiwasan ang labis na pagtaas ng bayarin sa kuryente. Si Mang Junicio, dahil sa labis na init ng panahon, napapaypay na lang sa labas ng bahay para makatipid sa konsumo sa kuryente. Electric fan, ginagamit din. Kaya lang pinapatay din, mainit eh. Kaya naglalabasan lang kami. Mamigat, siyempre. Eh, natulad yan, pandemic. Kaya lang talaga magtipid ka. Sa tindahan naman ni Eden, ang malakas na konsumo sa refrigerator ang nagpapataas ng bill. Di pagka sa gabi, ni number one ko na lang siya. Minsan tinatanggal ko sa saksakan para medyo makatipid. Sabi ng Meralco, may pagtaas sa sinyal sa supply ng kuryente mula sa wholesale electricity spot market ngayong buwan. Spot market prices, nakikita natin na pataas siya. Now, is it enough to impact on the overall rates? That remains to be seen. Bernadette Reyes, GMA News. Wagi ang GMA Network sa prestigyosong 18th Philippine Quill Awards. Tatlong excellence awards ang nakuha ng GMA Network sa virtual ceremony na ginanap noong March 25. Una ay para sa GMA Network Excellence Awards sa ilalim ng Communications Management Division's Corporate Social Responsibility category. 18 taon na po itong ibinibigay na parangal sa outstanding graduating Filipino students ng communication and technology-based courses. Sa kaparehong kategorya, pinarangalan din ng Kapuso Barangayan on Wheels ng GMA Regional TV. Naghatid naman ito ng essential items at lectures tungkol sa proper COVID-19 health and safety protocols sa iba't ibang barangay. Nanalo naman sa Communication Training and Education Division ang Kapuso Campus Tour, the Regional Masterclass Series ng GMA-RTV. Dito, nagbahagi ng kaalaman ang mga Kapuso personalities kaugnay sa iba't ibang usapin gaya ng pagpili sa mga susunod na leader ng bansa. Merit Award naman ang napanalunan ng longest-running Kapuso morning show na unang hirit para sa Serbisyo at Puso at Ligtas Pa Jack Project na inilunsad ng show sa
simula ng pandemya para makatulong sa mga apektadong Pilipino. Ang Philippine Quill Awards ay ang pinaka-prestigyosong awards program sa larangan ng business communications na inoorganisa ng International Association of Business Communicators Philippines. Napuno ng kilig ang isang flight ng isang airline. Dahil habang nasa ere yung eroplano, nag-propose ang isang pasahero sa kanyang girlfriend na cabin crew. Buti nag-yes. I know. Nakipagkunsyaba sa crew ang binatang si Lucky Martinez para sa sorpresa niya sa fiancé na niya ngayong si Amery Catalan. 6 na buwan daw niyang pinagplanuhan yan. Wow. Ilang beses ding napurnada ang plano dahil nga naman sa travel restrictions. Ipinagpaalam din daw muna ni Lucky sa airline ang gagawing proposal at swerteng na pagbigyan siya. Congratulations! At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.